ever lose. Yeah, first ever loss coming out from ONIC. And ngayon, Louvre, Madam Yaso, dito lang natin mapapatunayan sa MSC, walang lang malakas. Wala lang. Walang lang malakas dahil lahat ng teams na to ay malakas. Lahat lason. Lahat champion. Lahat champion. Lahat champion. Louvre Esports mukhang nag-aral talaga kagabi, surprising us with the Franco pick. And right now, Jill, using a different type of hero, a sustained hero in the bottom lane, unlike the Cho kanina. Lapu-lapu, nakita natin to. Kind of a successful hero, especially with Archangel din nung laro nila kahapon. Kayang-kaya actually mag-damage. Kayang-kaya makipagsuntukan. Ganun siyang type ng hero. Head-to-head talaga yung kay Jill dito. Ganun yung mga tipo ng hero ni Jill talaga eh. Head-to-head, like the lapu-lapu. Yun talaga yung magustuhan niya. Pero dito si Sasa, munting-muntingan na yata mapagpapahan dito ni Yor. But luckily, level 3 pa lang itong si Yor. Pero actually, medyo danger para kay Sasa. Almost level 4 na agad dito. Itong side ng Looper, kanina napapansin natin, mas naunahan yata ng level. Ano, first game natin, sure, nang nag-level yung ONIC. This time, Looper, medyo naunahan na nila. Tama ka, kasi si Sasa dito, level 3 pa lang, Madam Yasu. Oo, gusto nga ng ONIC dito, actually, kumuha ng fight. Bandang top lane, pumilit ng gera, pero very disciplined ngayon ang side ng Louvre na hindi nagpakita sa top lane. Sige, yaan nyo, mag-block sila, mag-farm ngayon si Watt at saka si paring Marsha ngayon. ONIC Esports, they want to set up the turtle take. Madam Yasu. Yes, and all we know, ONIC kanina, kinukuha nila dito yung turtle. And wow! Babayaan lang yan ng Louvre. At this time, it's gonna be a different story. Hindi na namin kayo babayaan ng ganyan. Pero pinasukan yata. Let's Ay! And that's gonna be the first one na bibigay ng ating lapu-lapu coming from the side of the Louvre Esports. Wow! Aggression! Oh! Part 2! Easy lang! Chillax! Pinasarap lang! Pinasarap! Chillax lang! Pinatikim lang! Part number 2 on the hook, ladies and gentlemen. So, 1-1 na one yung puntos dito ni paring No Marsha. Pero mabalik lang doon sa nangyaring team fight. Madam Yasu, you have two options. The Kaja Mondragon Divine Judgment plus the Iron Hook ngayon sa side ng ONIC. Madam Yasu, sino ang magsiset up para kay Sasa? Yung ultimate ni Sasa, di ba? Sino ang magsiset up? Pwedeng Esmeralda or actually, bandito din naman, etong si Akai. Kung mahuhuli nila, that's an if kasi. Akai, naipit ka ng Hurricane Dance kapag hinuka ni Franco. Pwede pa rin naman. Yes, tama ka dyan. Napapakawalan yung naipit mong kasangga, di ba? Oh, pero eto, laser sword, there's the ipit na sinasabi mo. Rhapsody, pare dito kay paring Sasa, pero another burst. Wala coming out from Louvre Esports. Pero Sasa, hindi na siya mahihila dito ni Yor. Yor, wala na siya din by judgment. As of now, pero deal coming from behind. Bit of jump coming from falling storm. Pero Yor, dropping low on its HP and will secure that kill para dito kay Kaja. Okay, so sabi ni Udil dito, hindi lang kayo yung pwedeng gumangster sa amin. Gangster din kami, alam Madam Yasu. Alam mo dito, Kuya Manjin, gangsteran talaga. Gangsteran talaga. Kumbaga, hindi lang hawakan ng tenga. Sumbungan pa sa tatay to. Ganon na yung, nangyayari. Dito yung ano eh, madaming ano. Puro ano lang. Pero ano nga ba, ang balak dito ni Psycho na i-push back. Okay. Jill, dito ka sa tower namin. Sa amin ka na lang kaya. Pero Jill, kinukuyok na ng apat. And this time, Marsha, no mercy. Wala na siyang magagawa. That was actually too deep coming out from Jill. Akala niya siguro siya si Cho na merong dash. Ladies and gentlemen. Pero okay, no mercy. Pinapakita niya lang yung hook dito para kay Psycho. Pero Psycho, medyo... Naghahampasan yung dalawang mataba. Alam mo bakit? Andyan si ano eh, Green Jury. Ay, oo. Kapag umasim dito itong si Franco, naku, maasim talaga yan. Kasi pwede, oo, syempre. Kaya na burst down niya. Remember, Franco, hindi naman yan initially na ano, makunat siya, pero kung wala ka pang item, wala ka pang kunat. Low yung mobility. Low din ang mobility dito ni Franco, pero dito si Yor, wala yata mahuhuli. Ang target niya sana is gonna be the anti-mage na. Correct. Alam ni anti-mage, oy, teka lang, may naririnig akong pagaspas ng pakpak dito ah. Oo nga eh. Parang yung, the spider sense. Yes. The spider sense. Madam Yasu ah, speaking of spider sense, itong Louvre Esports, sabi nila, spider sense na natin itong bandang turtle dahil nakita si Dream, muntik na. Muntik na. Dulo-dulo na yun. Kung hindi lang nasaktuan ni Dream yung pindot ng kanyang power of nature. Tagilid yun, okay? Tagilid yan. Pero ito, Louvre naman this time. Ang mga Louvre ng side ng third. Okay. Pero ito, another part ng ating movie na. Oh! Nila ito si Psycho. Pero Psycho, buhay pa yata na. Kung
nila sa yung team. Kaso wala silang target dito. Luna's gonna be bursting down. Ito si Esme, pero the change or yung kanilang exchange is gonna be losing that carry after the teamfight. Pero Marshall no mercy. Bibigyan nga ba ng mercy ni Anti Mage dito? Nag-switch siya kay Kito kay Mash. Marshall no mercy, tinatay ano, hinihintay niyang i-hook. Wow! 4-on-4 ang nangyaring Kera, Madam Yasu. A carry for a carry, nagkakahintayan. Pero Madam, si Yor dito ang sa tingin kong gumawa ng the ultimate play for LOUVRE Esports. Dahil napakaganda nung pasok ni Udil. Pagpasok ni Udil, sinid niya yung Divine Anti Judgment. Mage. Oh! Isahan, one down, one more. Kung magaling si Anti-Mage sa 1-on-2, gaano siya kagaling sa 1-on-1, Madam? 1-on-1, pero ito hindi natatama dito. Siyempre, yung stand neto ni Jill. Ka-Anti-Mage, going back kay Anti-Mage. Anti-Mage, eh, Mage si Luno. Ay, oo nga naman. Baka naman. O baka hinahantay niya. Hinahantay niya. Aywan ko, may manayon, Madam Yasu. Minsan, pag nagkahantay, nasasaktan. Ah, totoo. Tama gaya naman. Pero Anti Mage, parang di naman. Kahit na patience is a virtue, hindi ka pwedeng maghantay ng matagal. Tama ka dyan. ONIC Esports, actually, same as game number one, na medyo farm lang talaga, no? Yep. Sabi niya dito, sige, akong bahala, ladies and gentlemen. Sila ang kawawa, uubusin ko sila gamit yung death zone nata. Pero ngayon, men, ONIC Esports, first time ko nakita na yung aggression nila ay nawala. Dahil doon sa two main threats na meron, you have the Divine Judgment and the hook. Meanwhile, Jill. Naipit dito. Nila, full bars? Yan, pero full bars? Oh! Tumama, pero Jill nga, hindi nga tumama na pre-hit lang dito siya ni Sasa sa may bandang likod, pero space created nga ba yan para sa side ng LOUVRE Esports na they are taking, they are trying to take this turn, pero with the flicker in, huli ka balpon, kahit bato ka, that's gotta be a kill para sa side ng LOUVRE Esports. Huli ka, pero di ka kulong. Tali ka na, actually. Si Valvon ay nahuli na naman, ladies and gentlemen. 8 minutes in, even though there's a good trade coming out from ONIC Esports in the bottom side, napakaganda pa rin ang turtle para sa LOUVRE. Okay. Pinasukan yata ni Udil. Udil is trying to go on health as well. Pag pre-hit, ito si Lunok. Sasa. Shutdown siya si Sasa. Pero sa ang likod si Sasa. Oh! Patay din. Binaliguan ang light nil neto ni Wak. Sabi ni Wak, what's up? What's up? Good? Just for you, Sasa. Just for you, Kaya. What's up? What, ladies and gentlemen, with a very beautiful phantom step doon sa wall. Si Sasa ay medyo nag-overextend sa kanyang positioning. Again, ang isang Granger ay napakalambot kahit na napakasakit ng damage, Madam Yasu. True that. Andiyan na kasi yung mga tropa ng namatay na si Esmeralda pa. Malitin kasi yung pasok ni Udili. Hindi niya naitama yung falling star mo niya. Correct. And they still fought para sa side ng ONIC Esports. At saka walang pang set up si Udil dito. Nung kanyang falling star moon. And siguro pinili nila yung Esmeralda para if ever mahook, pero ang bato ng lambot si Grak dito. Inubos yung bato. Nagulat. Saka hinaan din talaga ng ONIC. Nagkakagulatan, pero nagkakagulatan Anti-Mage pa. Okay, okay. Hindi na kailangan ang kanyang targeting to kill. Itong si Anti-Mage, parang di naman. Pero nahulit din nila. Ito si Anti-Mage. Sana, pero si Sasa, saan ka pupunta? Where are you going? Sabi ni Watt. Sabi ni Watt, what's up? What's up, yo? What's good? What's good? Up! Hinok yung crash gear. Galit na galit. Pati yung crash gear, hinok, Madam Yasu. Oo nga naman. Parang makapag-push naman kasi sila dito para sa side ng LOUVRE Esports. Ang ganda sa LOUVRE Esports kasi nakanapan na nila yung ang tagal na tanong, how are we going to defeat ONIC? How are we going to defeat ONIC? Habang si Jill dito, ladies and gentlemen, 1-on-2. Pero walang ano. Pinamaan dito si Udil, dito na si Kido, pero sarado. Teka lang. Walang hold. No hold. Hold on. 6-11, ladies and gentlemen. LOUVRE Esports really showing us how to deal with the ONIC. Supresahin nyo ng mga malulupit na hook, ng mga malulupit na Divine Judgment, habang si Jill ay nakipag 1-on-1 sa dalawa. Pero Jill, I guess, kailangan niya magbamba out sa may bandang likod. Nakipag 1-on-1. Nahuli din nila. Sasawas pa kasi pupunta. Ba't ka kasi nandito pakalat-kalat? Cover to this. Saan ka din pupunta? Hahabuli ka na ng tatlo. Sir, wala pang tantali dito. Itong sir eh. Pero mukhang gusto na ni Udil. Teka, LOUVRE na lang ako. Sabi ni Udil, part na ako ng LOUVRE. Sige na, pero hinahabol siya ng agila. Hinahabol siya ng the bird. Well, the bird. The bird is the word.
dito parang si Magdalena eh. Si Magdalena. Ah! Yung kalapate, kaso ito yung kalapate, medyo na sobra ang sahabol. Grabe, yan ang lesson of the day, Madam Yasu. Huwag ka masyadong ahabol. Maghabol. Huwag na huwag kang maghahabol. Dahil ang inahabol lang ay pangarap, ladies and gentlemen. Oo nga. Huwag na huwag kang maghahabol sa isang tao na hindi mo na ahabol. Oo, tama ka, Madam Yasu. So that was actually very aggressive coming out from Mr. Yor. Pero kung iisipin mo, Udil, bakit siya tumakbo ng ganun kaano? Bakit niya ganun gustong, katagal? Ba't niya gustong humaano? Magpahabol. Magpahabol talaga. Oo. So may main threat talaga. Kasi baka... Kasi ano eh, naghihintay lang ng calling storm nito si Esmeralda. Si Udil, oo. At ilayo dun sa iba pang kakampi. Kampi, oo. Mag-isa na lang dun itong si Yor. Tama ka, Madam Yasu. Ngayon sabi nila, Louvre Esports, kailangan na natin mag-Lord. It's time to pray for the Lord. Ngayon, nagsiset up sila ngayon, ladies and gentlemen. Psycho ang unang magpapakita dito. He's actually baiting out the Total Massacre or probably the Iron Hook or probably the Divine Judgment as Yor will be popping his Ring of Order. Wala na Santo Santo, napapigure out na dito ni Dian. Pero pumasok si Akasha, nagbayan lang buwit. Pero ni Udil. Si Udil, grabe. Pakikipag-1v1 sa Ama na habang napipreheat ito si Danger sa may bandang likod. Udil, Udil! Pero hindi ito yung gusto nyo ang teamfight. Si Udil, sinasayawan lang sila ng chacharubat mong ano-ano pa si Jill dito, dropping on low on his health, Marsha, no mercy, pastiger man lang bago ko mamatay at kasama ng atin dito ni Ludo. Pero Looper, what are you doing? Grabe si Udil dito, full bars ang kanyang shield. Mayroon pang utang mamaya. May utang pa yan mamaya. Kung ika-count mo yan, lagpas 9K. Ladies and gentlemen, yung total HP niya, so double 9K. Ilan yun? 18K. 18K, walang calculator yan. Walang calculator yan. Max to the HP para dito kay Odil. And that was very unfortunate for Mr. Watt. Kasi si Watt, yun yung naging main target niya. Sinubukan niya sanang habulin yung si Anti-Mage. Yup. Oo. Kasi dahil doon, look at the gold graph. Nabawi ka agad. Oo nga. Imagine, ilang clash yung kinuha, ilang kills, peak off yung nakuha ng side ng Uber Esport. And just one clash, just one single clash, kita mo yung patay na yung network natin. Balik, back to zero, back to normal. Back to normal na talaga, indeed. At si Marcia yung taba. Nako po, yung... Na. Ay, nako, nagmamarsya na. Pero kinagat, kinagat si Sparring Psycho dito. Nako, eto ang tula. Marsha medyo pulado. Here comes the Death Sonata coming out from Mr. Sasa. Pero ito, lowest na rin si Marsha. No mercy, si Udil na nagaling sa likod. Medyo na bait out yata yung side ng Looper na naman. Umabol na naman kayo sa mga maling tao. Umabol na naman dito yung side ng Looper. Sila na naman ang nasaktan dito. Nasaktan at iniwan as... Team ONIC Esports, sabi nila, hindi kami magpapagamol. Anong Hook City? Welcome to Udil Village. Ladies and gentlemen, the Esmeralda, the shield. Oh my G, the shield is real. Pero ito, napabagsak na yung tore ng Louvre at the top lane that inhibitors the red. Pero yung bottom lane, de, I mean yung middle lane, nagde-delegado ha. Lahat ng lanes ng Louvre right now ay pressure. Pero napabagsak na nila dito. Ito si Gadja with a monster kill. Tapang pasok lang kami from the side of ONIC Esports. Pero yung Louvre, hindi sila makalabas eh. Hindi sila makalabas at nabasagan na sila. Oo. Dalawang tore na yung basag nila at naghihikaw pa yung nasa bottom lane inhibitors. Last turret na natitira. Correct. Para sa side ng Louvre. So ibig sabihin, medyo mahirapan ang Louvre dito kumuha ng mga pick-off. Dahil kailangan nilang dumimensa. And the gold difference right now is almost 5,000, ladies and gentlemen. Actually, make that 4-5 for Team ONIC dahil lang doon sa isang specific clash onto the Lord side na nakakuha si Mr. Udil ng sobrang daming shield. The shield is real, madam. The shield is real. Alam mo, medyo threat talaga itong si Esmeralda. Hindi medyo. Kasi Esmeralda, kaya niyang mag-1v1 sa 4, 1v1 sa 3. Oo. And then, if he keeps on generating shield, it means getting armor. For correct. Him. Paano mo papatayin yung dalawang HP, di ba? Totoo ka dyan, Madam Yasu. Di ba? Ang hirap, kahit na true damage kayo, ang dami niyong resources na dapat ubusin para pero sa kanya. Pero dalawa yung naipit ni Dan! First na lang sila dito ni Sasa. Free sa may likod, pero double kill para kayo din yan with a cha-cha, with a tango, at kung anong-anong sayaw pa. Sayaw. Sayaw. Udil. Sayaw. Udil. Sayaw. Udil. Parang ganun na nangyayari, ladies and gentlemen.
as Louvre Esports. Depends ang marino na lang sila dito. There is the Divine Judgment onto Anti-Mage. Si Anti-Mage ang unang mawawala dito, but look at Odil. Sumasayaw lang talaga. Sayaw, Odil, sayaw. Ang hirap din kasi para sa side ng Louvre dito, hindi na nila maipasok. Yung gusto nilang ipasok the hook, the Kaja Divine Judgment. Oh, oh. May catch sila. Kanina nakakatch nila eh. Ngayon, iba na ang kwento ngayon. Kasi sabi natin, natuto. Oh. Natuto ang ONIC Esports dito. Nalaman nila. At, nalaman eh. Ah, pero ang bilis, no? Ang bilis nilang maka-adapt. At saka si Odil kasi meron din siya ng Tipid Tips emblem eh. Yung mage emblem na nagbibigay ng Tipid Tips sa'yo sa pagbili mo ng items. Ang bilis niya rin nakuha yung Calamity Reaper niya eh. At saka yung Ice Wand niya eh. Kaya dahil dun, parang biglang kahit wala siyang sabihin mong farm, nakakuha siya ng item para kahit papano, di ba, makakuha ng damage yeah. onto his enemies. Yung ONIC kayo dito, naging patience game na lang sila. Oo. Oh, don't worry guys, don't worry. Hold on lang, kaya pa natin to. Buo pa yung ating mga tori dito. At least yung ating inhibitor kompleto pa dito para sa side ng ONIC. Kunin ko lang tong item na to, kapit lang tayo. Ganun ang naging story dito ng side ng ONIC. Louvre, hindi nila pwede bayaan yung Lord na yan. That's already the level 2 Lord. Kapit Indonesia, Madam Yasu. Pareha sila. Nako, one wrong clash. Ito na ang last clash. Madam Yasu, para sa laban natin. And take note, ito na nga, nakaipon na sa Esmeralda ang yaman na ni Esmeralda. Item lock with the potion na. Naka-divine glaive pa. Oo, nako po. Ladies and gentlemen, nako, tignan natin. One crucial hook, one crucial divine judgment can change the tides, pero lagi yung pagmamasdan kapag nag-clash yung positioning ni paring Odil. Dahil right now, siya ang pinakamainit. Oy! Napakamali ng hook si Marsha! Walang tao doon, pero pinasukan dito si Aigo. Teka lang, hold on. Chillak. Pakuldown lang ako ng stump ko, ng 1,000-pounder. Pakuldown lang din daw si Marsha ng hook niya. Dito nga, wala si Kari ha. Dumedepensa si Kari ha. Nakita ito ng ONIC. Talaga si Kari. Nakita yan ng ONIC kasi nga yung middle nila. Fresh word para sa side ng Louvre East. Okay. Nasok yata dito ni Yor. Asan ka pupunta? Na hook nila dito. Ito si Adelaide. Okay. Ito, ang una pang bumagsak sa aling mama. May kontra yata yan. Si Odil! Wala silang matargeted si Odil! Nasa may bandang likod sa ito daw sa kodang pero meron siyang immortality pero pinapreheat dito ni Wah pero Wah tayo ng tuwing ubus na yung kasanggabo tatlo ang patay Simon! Ng oh! Para dito kay Jill, wala nang magagawa that's just the immortality pero the moment you wake up legendary on that Esmeralda and Looper they're gonna be wiped out ONIC Esports. That's the last time that they have against this ONIC and ONIC natuto na talaga sila, hindi na e-effective yan na.